Hi Alon! Welcome to the Christian world. Isa ka ng ganap na Kristiyano. So ngayon, sana maging masaya ka sa religion na napili namin sa'yo. Pero paglaki mo, pwede ka nang mamili ng sarili mong gustong religion. Sana makilala mo pa si God ng mas malalim at magkaroon ng relasyon sa Kanya. Ikaw na. At magkaroon ka ng takot sa Panginoon. Magpasakop pa sa Kanya, lumaki kang maging maayos na bata. At may takot kay God. Tama? May takot kay God. Sana maging mabuti kang Kristiyano at marunong magpakumbaba at marunong maging matulungin sa kapwa. Alam ko na darating yung panahon na meron kang mga pagkakamali magagawa, pero nandito lang kami ni tatay mo para sa iyo, para alalayan niya palagi. Yun, so. Dito lang si tatay lagi at si nanay magbibigay ng payo para sa ikaayos mo. Sila tito, sila tita mo, andito lang sila. Lahat ng ninong at ninang. Gagabayan kanila sa patungo sa ikabubuti. Kabubuti mo. Love you. Love you. Love you, baby. Ikay binibinigyan ko ngayon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hello, Alon. On this day, I wish your life is surrounded with happiness, joy, and true love. You're really a wonderful blessing in our lives, especially your parents. My precious godson, today is no ordinary day since it marks as your christening day. May your heart overflow with peace, love, and bliss all the days of your life. I love you. So happy christening, Alon. I pray you love with all your heart, love and happiness in your life, and never forget that you're a wonderful person. I wish you become a musician and pursue anything that you want and everything that makes you happy. And I wish you and pray that you will be tall, healthy, and strong, and learn what this life has to offer. So again, God bless. Your promise never fails. Now in God we trust. In His name we hope. And I know God will not be shaken. God is here with us. He's already won. I know God will not be shaken. Ang binyag ay napakahalagang sakramento na ibinayaya sa atin sapagkat ito ang nagbabalik sa atin sa kaharian ng ating Ama sa Langit at nagbibigay sa atin ng pagkakataon na maging anak niya muli. Sa pamamagitan ng sakramentong ito ay nawawala ang ating kinagisnan na kasalanan na minana natin sa ating mga unang magulang. Kaya si Alon sa ngayon ay nasa biyaya ng kabanalan at nawa ay magpatuloy siya sa banal na landasin
buhay.